Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malapit tayo na tayo matapos doon sa chapter ng al-wujub, wujubu da'wa ilallah, o ang pagiging obligado ng da'wa tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At doon sa chapter na yon, natalakay yung maraming mga issues, lalong-lalo na doon sa mabubuting kaasalan ng mga ngaral ng Islam. At sa mga huling bahagi nito ay kung tinukoy ni Sheikh noong nakaraan ang mga uri ng inaanyayahan natin, ang mga uri ng mga tao ayon sa kanilang sitwasyon, sa kanilang kaalaman, sa kanilang pananampalataya, at kung paano tayo magsasagawa ng da'wa sa kanila, ay tinukoy naman ni Sheikh sa sumunod na chapter yung ahwalud da'i ilallah, ang mga sitwasyon ng mga nangangaral o ng mga nagaanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito, itong mga sitwasyon na ito na tinukoy niya ay mga sitwasyon na realistic, na marapat lamang natimbangin natin ang ating mga sarili sa mga iba't ibang mga kalagayan na ito upang matukoy natin kung tayo ba ay nasa tamang pamamaraan ng pagdadawa o kung meron ba tayong tamang personality pagdating sa pagsasagawa ng da'wa. Sinabi ni Sheikh, "Man yakumu bidda'wa ilallahi azza wa jal, fallahu yurabbihi wa yabtalihi bisarra wa darra." Na sinabi ni Sheikh na sino man ang nagtataguyod ng da'wa tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah ang nagpapalago sa kanya. Na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapalago sa kanya, at si Allah ay nagsusubok sa kanya sa pamamagitan ng kabutihan at kasamaan. So sinabi dito ni Sheikh na ang isang mangangaral ng Islam, ang dapat na magiging tarbiya niya ay ang pamamaraan ng pag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At si Allah ang magpapalago sa kanya. At dahil dito, nangangahulugan na ang hangad ng isang mangangaral tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, nag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang maging malago o umunlad doon sa mga aspeto na may kinalaman sa pagiging Diyos, pagiging Panginoon, sa mga pangalan at mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang tauhid, sa madaling salita. Dahil nga si Allah ang dahilan kung bakit siya nag-aanyaya. Kaya nga ang da'iya, tinatawag siyang da'iya ilallah, tagapag-anyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At si Allah ay sumusubok sa kanya sa pamagitan ng mga iba't ibang mga bagay. At ito nga ay minsan dumarating sa mga kasamaan at dumarating minsan sa itsura ng kabutihan. At sinabi ni Sheikh, dinugtong niya dito, "Wasayajid minan nasi man yuayyiduhu wa yansuruh." At makakakita siya sa mga tao ng mga tao na ang da'iya ay makakakita ng mga tao na tutulong sa kanya at susuporta sa kanya. "Wasayajid man yatruduhu wa yaskaru bihi." Sabalit makakita din siya ng mga tao na magtatakwil sa kanya at magmamaliit mga api at maninira sa kanya. "Fadda'i ya'ti alayhi halatan." At ang da'iya nga ay maaring nasa dalawang uri ng sitwasyon. At sinabi ni Sheikh, ang dalawang sitwasyon na ito, unang-una, halatik balon nas, o ang sitwasyon na siya ay tinatanggap ng mga tao. At ikalawa naman ay yung halat idbar wala arad, ang sitwasyon na siya ay tinatakwil at hindi itinatanggap ng mga tao. Unang-una sa sitwasyon na ang da'iya ay tinatanggap ng mga tao, sinabi ni Sheikh, "Halat ikbalun nas alayhi kama hasala lin nabiy sallallahu alayhi wasallam fil Madina, wa halat idbarihim anhu kama hasala nabiy sallallahu alayhi wasallam." Ukol nga sa pagbubuod niya nga sa dalawang sitwasyon na ito, ang
sitwasyon ng pagtanggap ng mga tao sa daya ay katulad ng nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, at ang pagtakwil sa kanya ay katulad ng nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Taif. Wahalatul ikbal alayhi ashaddu wa akhtar, na ang sitwasyon na ang daya ay tinatanggap ng mga tao ay isang sitwasyon na mayroong panganib at mayroong malaking pagsubok dito. Bakit? Sinabi ni Sheikh, faqad yadkhul al-gurur wa yu'rad alayhi al-munasib fa idha qabila halak. Wa hiya muhawalat ash-shaytan sarqat ad-da'i min ad-din wa shagluhu bid-dunya wal asya wal manasib. Bakit nagiging higit na mapanganib ang mga sitwasyon kapag ang isang da'iya ay tinatanggap ng mga tao? Itatanong natin, bakit tinawag ni Sheikh na mapanganib ang ganitong sitwasyon? Hindi ito mapanganib para sa da'wa, pero ito ay mapanganib para sa state of mind ng da'iya. Dahil maaaring mangyari na sa pamamagitan ng pagkakatanggap sa kanya ng mga tao, ay maaaring pumasok sa kanyang isipan ang gurur o yung mga hindi nararapat na kaisipan, mga kaisipan na mayroong panlilinlang. At kasama rito nga yung riya, na ang tao o ang daiya ay maari na ang kanyang mga gawain ay maapektuhan ng riya, kasi nga tinatanggap siya ng mga tao at iniisip niya na ang mga tao ay tumatanggap sa kanyang pangangaral dahil sa siya ay magaling magturo, magaling magsalita, at iba't iba pang mga masasamang o mga maling kaisipan na pumapasok sa kanya, na sa pangkalahatan ay tinatawag nga na gurur. At sa pamagitan nito, ng pagtanggap sa kanya ng mga tao, ay maaring dumating sa daiya na siya ay makakaisip ng mga ganito. At itong araw ay ang pagsisikap ni Satanas na nakawin ang daiya na iyon mula sa pagsusumikap niya sa relihiyon na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Masahalip ng ang kanyang pagsusumikap ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ginugugol niya ang kanyang oras, ang kanyang panahon, ang kanyang mga kayamanan, ang kanyang pagsisikap at pagod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nangyayari, dahil sa gurur na pumapasok na ito sa kanyang kaisipan, siya ay nagiging abala sa mga gawain na makamundo at mga gawain na magiging dahilan para ma-achieve niya yung mga makamundong mga bagay na iyon. At ito na nga yung kasikatan, yung kayamanan na maaring makuha niya sa da'wa, impluensya, at iba pa. Ang ikalawang sitwasyon ng isang mangangaral tungo sa Islam, nabanggit nga natin kanina, na maaari siyang subukin sa pamagitan ng kabutihan at kasamaan. So nakikita natin na para sa isang da'iya ay masasabi natin tagumpay na siya ay tinatanggap ng mga tao. Sabalit hindi ito dapat maging dahilan na ang isang da'iya ay hindi niya susuriin ang kanyang sarili. Bagkos ito ay dapat maging dahilan pa nga upang ang da'iya ay palagi na magsusuri sa kanyang sarili, lalong-lalo na sa kanyang intensyon. Sumunod na sitwasyon ng isang da'iya, ang mahalatul idbar wa la'arad anhu fa iya ahsan wa ashad wa aqwa bin nisbati lahu. Ukol naman sa sitwasyon na ang da'iya ay itinatanggi o itinatakwil at hindi tinatanggap ng mga tao, ito ay mabuti para sa kanya at nagpapalakas para sa kanya. Sinabi ni Sheikh, id fiha yazdadu tawajjuhu da'iya ila Allah. Dahil sa mga kaganapan na ito, na siya ay tinatakwil ng mga tao, na siya ay hindi tinatanggap, ay nadaragdagan dito ang pagharap ng da'iya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nadaragdagan ang kanyang paghingi ng tulong kay Allah, nadaragdagan ang kanyang pananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay kanyang tulungan. Kaya ito sa mga pagkakataon, sa maraming pagkakataon ay nakakatulong sa da'iya na maging matatag sa kanyang pagsasagawa ng da'wa. At sa pagpapatuloy nga ng sinabi ni Sheikh, fata'ti bisababalika nasratullahi kama hasala li nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli ta'if lamma taraduhu wa aduhu da'a Allah fa ayyadahu Allah bi Jibril wa malakal jabal. Na
Katulad na nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay itakwil ng mga tao sa Taif. At siya ay tinulungan nga ni Allah matapos na siya ay itakwil ng mga taga-Taif sa pamagitan ng pagpapadala sa kanya kay Anghel Jibril at dun sa anghel ng mga kabundukan. At ito ay nagdulot ng isang pangyayari. Thumma yassara lahu dukhul Makkah, at matapos ito ay pinadali ni Allah ang pagpasok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Thumma al-Isra wal Mi'raj, at gayon din yung nangyari nga na Isra wal Mi'raj bago pa nga yung pagpasok sa yung Fathul Makkah na naganap. Dahil matapos ito ay binigyan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga unti-unting tagumpay sa kabila ng mga pagsubok na ito na dumating sa kanya. Thumma al-hijra ila al-Madina, at matapos nga nito hijra patungo sa Madina. Thumma al-duhur al-Islam, at matapos ito ang pagtatagumpay ng Islam. Bukod pa sa classify ni Sheikh sa mga da'iya sa dalawang uri ayon sa kanilang mga sitwasyon, hinati pa ni Sheikh ang mga da'iya sa iba't iba pa mga uri ayon sa kanila namang mga gawain o kanilang mga sitwasyon kung bakit sila nagdadawa. Al-ka'imuna bid-da'wa al-an asnaf. Ang mga nagtataguyod daw ng da'wa sa panahon natin ngayon ay binubuo ng apat na uri. Unang-una, minhum man ta'athara bi akhlaqid du'at ilallahi azza wa jal fa huwa yaqumu bid-da'wa. Unang-una, yung tao na niimpluwensyahan ng mabuting pag-uugali ng mga mangangaral ng Islam, kaya siya ay nangangaral din ng Islam. Na nakita siya ng magandang impluwensya mula sa mga mangangaral ng Islam. Pangalawa, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُومُ بِالدَّعْوَ لِأَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا حَلْ مَشَاكِلِهِ, na may mga nangangaral dahil nakakita siya sa da'wa ng solusyon sa kanyang mga problema. So either financial o psychological at iba pang mga solusyon sa kanyang mga problema. Ikatlo, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُومُ بِالدَّعْوَ لِأَنَّ فِيهَا حَسَنَاتْ وَأُجُورًا. Mga tao na nagdadawa dahil meron ditong sweldo at meron ditong mga kabutihang, masasabi natin na kabutihan na pangmundo o makamundo. At ikaapat, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُومُ بِالدَّعْوَ لِأَنَّهَا أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. At mga tao na nagdadawa dahil ito ay utos ni Allah. Mga tao na nagdadawa dahil sila ay sumusunod sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. So apat na uri ng nangangaral tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala o nag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa unang uri, sinabi nga ni Sheikh, minhum man ta'athara bi akhlaqid du'at ilallahi azza wa jalla fa huwa yaqumu bid-da'wa. Kabilang sa kanila yaong mga naimpluwensyahan ng mga pag-uugali ng mga tagapag-anyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala, at dahil dito siya ay nagdadawa na rin. Naimpluwensyahan siya. Subalit, wa idha hasala lahu mushkila ma'a ahadid du'at, tarakad da'wa wa adad du'at. Ang tao na ito, dahil ang impluwensya niya sa kanyang pagdadawa, yung ugali ng mga du'at, kapag siya ay nakakita ng problema sa mga da'iya, nakakita siya ng mga kapintasan o nakakita siya ng mga problema sa mga da'iya, iniiwan na niya ang da'wa at kinamumuhian na niya, tinuturing na niyang kalaban ang mga mangangaral lang Islam. At dahil dito, sinabi ni Sheikh, fahada sarrafahu Allahu linaksi maksadihi. At dito ay pananagutin siya ni Allah dahil sa kakulangan sa kanyang layunin. Na ang makikita natin dito sa tao na ito, nabanggit natin kanina ang apat, sa lahat ng apat na ito, lahat ng yon ay mali na paraan ng o dahilan para magdawa tayo. Liban na lang doon sa ikaapat nga. Doon sa naniniwala na dapat tayo magdawa dahil ito ay utos ni Allah. So dito, iba ang naging kanyang impluensya. Na hindi si Allah ang naging impluensya niya kung bakit siya nagdadawa.
bagkos ay naging impluwensya niya ay yung kapwa lang niya din, tao. At ikalawa, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُومُ بِالدَّعْوَ لِأَنَّهُ وَجَدَ فِيهَا حَلْ مَشَاكِلِهِ, na kabilang sa mga nagdadaawa, yaong mga nagsasagwa ng daawa dahil nakakita siya dito ng solusyon sa kanyang mga problema. وَتَحْكِيكُ رَغْبَاتَهُ, at تَحْكِيكُ رَغْبَاتِهُ, na pagpapatotoo o pagsasakatuparan ng kanyang mga kagustuhan. Subalit, وَلَمَّا حَسَنَتْ أَخْوَالَهُ وَزَادَتْ دُنْيَاهُ إِنْشَغَلَ بِهَا عَنِ الدَّعْوَةِ. So yung taong ito, nagsimula siya magdaawa dahil nakakakita siya dito ng solusyon sa kanyang mga problema. At iba-ibang mga solusyon. Maaring dati wala siyang trabaho, pero dahil sa daawa nagkaroon siya ng trabaho. O dati hindi siya sikat, pero dahil sa daawa naging sikat siya. Subalit nang nakuha na niya ang kabutihan na hinahangad niya sa kanyang pagsasagawa ng da'wa, at naging mabuti na ang kanyang kalagayan at umunlad na ang kanyang pamumuhay, ay naging abala na siya sa mga ito. At naging abala na siya, nakapabayaan na niya ang da'wa. Nakuha na niya ang gusto niya. Nakuha na niya yung solusyon sa kanyang mga problema. Halimbawa, solusyon niya sa problema niya, yung marami siyang mga utang at sa pamagitan ng da'wa, maraming tumulong sa kanya. O kaya, isa sa mga problema niya, hindi niya magawang, hindi niya masatisfy yung sarili niya psychologically sa iba-ibang mga profession na pinasok niya. Pero sa da'wa, nakakita siya doon ng solusyon, kaya nagda'wa siya. Pero nang umunlad na yung kalagayan niya, tinalikuran na niya ang da'wa, sinabi uli ni Sheikh, فَهَدَسَ رَفَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي الدَّعْوَى بِمَقْسَدِ نَاقِسِ. At dahil dito ay pananagutin siya ni Allah dahil siya ay pumasok sa da'wa sa maling intensyon. Ikatlo, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُومُ بِالدَّعْوَى لِأَنَّ فِيهَا حَسَنَاتْ وَأُجُورًا, na kabilang sa kanila yung mga nagsasagawa ng da'wa dahil nakita nila sa da'wa na meron dito ang mga kabutihang pinansyal at sweldo. At sabi dito ni Sheikh, فَهُوَ يُرِيدُ تَحْسِيلَ الْأُجُورِ, at ang gusto lang niya sa pagdadaawa ay ang pagkakamit niya ng sweldo. فَمَقْسَدُهُ لِنَفْسِهِ لَا يُبَالِي بِغَيْرِهِ, at ang kagustuhan niya na ito na magdaawa ay para lang sa kanyang sarili at wala siyang pakialam sa iba. Kasi nga, ang pinasok niya sa daawa ay yung sweldo. Kaya wala siyang pakialam kung ang bagay ba na ito, ang kanyang da'wa ba ay nagagawa niya sa tamang pamamaraan o yung da'wa ba niya ay nagagawa niya sa tamang intensyon, wala siya pakialam doon. فَهَذَا إِذَا وَجَدَ الْحَسَنَاتِ فِي غَيْرِ الدَّعْوَى أَكْثَرْ وَأَسْحَلْ تَرَكَ الدَّعْوَى. So itong tao na to, so bagaman dahil nga pumasok siya sa da'wa dahil sa kagustuhan niya na magkamit ng sweldo, kapag nakakita daw siya, ayon kay Sheikh, ng gawain na may mas malaking sweldo at mas madali pa kaysa sa da'wa, iiwan niya ang da'wa. At doon na siya magpo-focus. Kasi nga, ang hanap niya lang naman sa da'wa, pera-pera. Pagka meron siyang bagay na nakita na mas madali pa sa da'wa, sa pagkakamit ng pera, gagawin niya yun. Kung mas madali mag-shia kaysa mag-da'wa, mag-shia siya. Kasi nga, ang gusto niya lang din ay pera. Kaya lahat ng tatlong ito ay pawang mga kakulangan sa intensyon ng tao na nagdudulot ng kasiraan sa kanyang da'wa. Unang-una nga, yung tao na, kung titingnan natin, mabuti yung una kasi na-impluensyahan ka ng mga mangangaral ng Islam para mag-da'wa. Pero bandang huli, iniwan mo ang da'wa kasi nakita ka ng kasamaan sa kanila. Yung pangalawa, nakita ka ng ano dito, solusyon sa mga problema mo. At pangatlo, nakita ka dito ng posibleng trabaho o sweldo. So, lahat ng ito ay pawang kakulangan sa intensyon. Pero sa mga sinabi na ito ni Sheikh nga, hindi rin naman masama na tayo ay unang-una, doon sa unang halimbawa, hindi masama na tayo ay nakikinabang sa ating da'wa ng mga bagay-bagay na pangmundo. O nakikinabang tayo financially sa ating da'wa.
Dahil unang-una, hindi masama na sumusweldo tayo sa da'wa. Tayo, nakakatanggap tayo ng allowances natin sa da'wa dahil sa halip na nagtatrabaho tayo sa kumpanya o sa halip na nagtatrabaho tayo sa isang private company, ginugugol natin yung oras natin sa bagay na ito, sa da'wa. Kaya hindi masama na tayo ay nakakatanggap ng mga sweldo o mga allowances sa da'wa na ito. At gayon din man, hindi rin man mangangahulugan na yung tao na hindi nakakatanggap ng allowance sa da'wa ay nakakahigit ang da'wa niya kaysa doon sa tao na nakakatanggap ng sweldo. Kasi meron kang maririnig na mga tao na ganito, for example, yung mga tablig, magano sila, pinipintasan nila yung mga tao na tumatanggap ng sweldo sa bilang kapalit ng kanilang pagdadaawa. At ito ay maling aligasyon at maling pagbibintang at maling pag-aakala laban sa kapwa natin Muslim, dahil hindi naman tayo hindi haram o hindi pinagbabawal na tayo ay nakakatanggap ng kapalit sa ating mga oras na ginugugol sa pagtuturo ng Islam at pag-aanyaya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ngayon ikaw, halimbawa, employed ka na sa isang private company, nagtatrabaho ka sa isang agency, tapos nagtatrabaho ka pa sa da'wa, inshallah, doble ang reward mo at mas malaki ang reward mo, inshallah. Tapos, namimili ka, bumibili ka pa ng, kasi, nagdadaawa ka na, tapos, tumutustos ka pa sa da'wa, binibilang mo ng soft drinks yung mga nag-aaral, yung nagtuturo. Malaking reward yun, inshallah. Tapos ganyan din, yung sa pangalawa, hindi rin masama kung makakakita tayo sa da'wa ng solusyon sa ating mga problema. Hindi rin masama. Alimbawa, merong tutulong sa atin na kasi, alimbawa, merong may magbibigay ng zakah. Dahil sa daya ka, ikaw ang mas gusto niyang bigyan ng zakah kaysa sa pangkaraniwang tao. So, hindi rin naman masama yung ganoon. At hindi rin naman masama na kumilala tayo sa ibang daya bilang ating mga idolo. Huwag lang natin susundin yung bawat yapak niya na kahit mali, sinusunod na natin. So, itong mga ito na mga tatlong sitwasyon na mali na nasa mga daya, hindi naman to hindi to absolute lahat na tumutukoy na pag meron kang konting ganito ay mali. Bagkos ang tinutukoy dito ay nagsimula ka sa da'wa dahil sa mga ganitong mga intensyon at nananatili ka sa da'wa dahil sa mga ganitong intensyon at ito ay pawang mga mali. At ikaapat nga, nag-iisang tama sa sitwasyon na ito, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُومُ بِالدَّعْوَ لِأَنَّهُ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Nakabilang sa kanila yaong nagsasagawa ng da'wa dahil ginagawa niya ito dahil alam niya at naiintindihan niya na ito ay utos mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa yakumu bil ibada li annaha amrullahi wa yakumu bid da'wa li annaha amrullah. At siya ay nagsasagawa ng da'wa dahil naniniwala siya na ang da'wa ay isang uri ng ibada o pagsamba. Nakapag ginawa niya ay meron siyang gantimpala. At pag di niya ginawa ay meron siyang parusa nga dahil nga sa pagiging wajib nito. At ang kahulugan nga ng ibada is munjamiin likulli ma yardahu Allahu wa yuhibbuhu minal a'mali wal af'ali minal a'mali wal aqwali adh-dhahira wal na pangkalahatang tawag sa anumang bagay na minamahal at nagugustuhan ni Allah mula sa ating mga sinasabi at mula sa ating mga ginagawa na nalilingid o nakikita. At dahil sa ginagawa niya nga rin ang da'wa, dahil sa ito ay utos ni Allah. Ibig sabihin, ginagawa niya ang da'wa bilang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada maksaduhu kamil. At ang intention niya dito, ang layunin niya dito ay kumpleto o ganap. Wa bisabibidhalika, thabbatahu Allahu wa aanahu wa farragahu لتنفيذ أوامر الله ودعوة إلى الله فهذا بأشرف المنازل. Na sa pamagitan ng pagsisimula niya ng da'wa sa tamang intensyon, sa tamang layunin, ay patatagin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala at tutulungan siya ni Allah at padadaliin ni Allah ang pagsasakatuparan niya sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala
lalong-lalo na nga ang da'wa tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang pinakamainam na sitwasyon ng mga da'ya. So, ito yun. So, ito yung pinakamainam na sitwasyon, ang magsimula tayo mag-da'wa at ang manatili tayo sa da'wa dahil naniniwala tayo na ito ay utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At makikita natin dito sa mga tinukoy na ito ni Sheikh na mag-isa da'wa ay papasok pa rin ang ating mga intensyon. At mabalikan ko, naalala ko, halimbawang merong isang tao na nagda-da'wa at nagsimula siya sa da'wa dahil doon sa mga maling sitwasyon o maling dahilan na nabanggit kanina. Hindi rin naman yun ibig sabihin na hindi na siya pwedeng magbago. Hindi rin ibig sabihin na hindi na siya pwedeng magbago. Dahil maaari na nagsimula ka sa da'wa dahil sa inaakala mo na merong mga kabutihan dito. Tapos bandang huli, naging matuwid ang intention mo, pwedeng mangyari yun. Pwedeng mangyari yun. At ulitin ko nga, ang tagumpay ng da'ya ay ang pagiging mas malapit niya sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na sa usapin ng intention. Hindi sukatan ng tagumpay ng da'ya yung paramihan ng nagbumuslim sa kanya o paramihan ng kanyang na-lecture, kundi ang sukatan nito, ang tunay na sukatan ay si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam. Kaya hindi maaaring mangyari ng isang tao, isang da'ya ay mga hamak o magmamaliit sa kapwa niya da'ya o yung bang mga asar o yung mga apak, mga hamak sa kapwa niya da'ya dahil sa inakala niya na siya ay nakakaangat dito. Dahil ang tanging sukatan nga, yung pagiging malapit natin sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siguro may mga kapanood ng video na ito, eh ba't ikaw mujahid, inaasar mo si Santos na walang alam. Eh kasi nga, para maging da'ya ka, kailangan mo ng kaalaman. So kumbaga sa pulis, kailangan marunong kang bumaril para maging tama kang pulis, maging karapat dapat kang maging pulis. So para sa isang da'ya, isang kapintasan kung hindi ka marunong mag-Arabic, hindi ka marunong bumasa ng Quran, hindi ka nakakaintindi ng mga usapin na may kinalaman sa akida at sa fiqh. So, kaya nakapagsalita tayo ng ganito. Hindi dahil sa hinahamak natin yung brother, kundi inihimok natin siya na maunawaan niyang kahalagahan ng mga bagay na ito at maitama yung kanyang mga pagkakamali. At dito, nagtatapos yung chapter na ito ng obligasyon na magdawa. At kukunin natin ang iba pang mga chapter, inshallah. Sinusimulan ko na siyang matranslate. Nakita niyo ba yung ano, yung libro doon sa website? Obligasyon na magdawa. So susunod natin kukunin, inshallah, yung usul min da'watil anbiya war rusul, ang saligan ng da'wa ng mga propeta at mga sugo, next week, inshallah. Pero ngayon, dahil may oras pa tayo, gusto kong maglaan ng panahon sa pagtalakay sa isang napapanahong issue. Ngayon ay ikawalo ng Ashura, ng Muharram. At sa Sabado, magaganap ang Ashura. At sa mga panahon na ito, nagiging pinaka-aktibo ang mga Shia sa kanilang pagdadawa. At sa mga panahon na ito, ay pinaka masigasig sila, pinaka nagliliyab ang kanilang mga damdamin. Lalong-lalo na nga, tuwi nang inaalala nila yung mga kaganapan sa pagkamatay ni Al-Hussein radiyallahu anhu na po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Karbala. At ngayon, gusto kong ma-discuss ng maiksi, ano ba itong issue ng tungkol sa Shia at ano ba ang mga kaganapan sa Karbala. Kasi ang problema sa maraming mga da'ya ngayon, darating ang panahon na makakaharap tayo ng Shia. Kahit sa Facebook nga lang, nakikita natin ang dami na nila. Hindi lang natin alam kung isang tao lang ba ito na gumamit na iba't ibang pangalan. Pero darating ang panahon, meron tayong makakaharap na Shia. Kaya mahalaga para sa da'ya na merong idea. Ano ba talaga itong Shia na ito? Kasi meron mga da'ya, meron silang maling pananaw ukol sa usapin ng pagiging Shia at pagiging Sunni. Meron mga da'ya nagsasabi na
hindi daw dapat pinapalaki ang issue ng pagkaiba ng Shia sa Sunni kasi pareho naman daw Muslim. Pareho naman daw sumasaksi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero inshallah malinaw natin itong usapin na ito. Unang-una doon sa pagkakatawag nila sa kanilang mga sarili bilang mga Shia. Ang literal na kahulugan ng Shia ay kapanalig o kakampi, kapartido, Shia. At sinasabi nga nila, palaging binabanggit ng mga Shia sa pakikipag-usap nila sa inyo na ang Shia daw ay nabanggit sa Quran. At ang Sunni ay never nabanggit sa Quran. Kaya tama kami, mali kayo. Ganun lagi sasabihin ng mga Shia. At isa sa mga babanggitin nila na aya sa Quran daw na nabanggit ang kasalitang Shia, sinabi, wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Wa inna min shi'atihi Ibrahim. Nabanggit nga naman sa Quran ang Shia. Nasabihin niya, hindi ba kayo naniniwala sa sinabi na yan ni Allah na binanggit ang Shia sa Quran? Ang taong walang alam, lalo na yung mga nakikipagdebate sa Shia, na init lang ng ulo ang pinapairal, may taong ganyan eh. Hindi totoo yan, walang ganyang, walang sasabi, lahat ng sinabi ng Shia, papasinungalingan niya kagad. Na iniisip niya, ang Shia, nag-iimbento lang ng dalil. Pero actually, marami sa sinasabi ng mga Shia ng mga dalil, nasa Quran talaga, tsaka nasa mga hadith. Iniiba lang nila ng pagkakaunawa. Kaya, yung tao na mainit-init lang ng ulo yung pinapagana niya sa pakikipag-usap sa Shia, sasabihin niya, hindi kami naniniwala dyan. Ngayon, igaganti sa iyo ng Shia, kafir ka pala, hindi ka naniniwala sinabi ni Allah. Nagbukas ng Quran, nandun nga nabanggit Shia. So, itong ayah na ito, Surah As-Saffat, verse 83. Surah As-Saffat, verse 83. Yan. Chapter 37, verse 83. Sinabi dito, wa inna min shi'atihi la Ibrahim. At tunay, nakabilang sa Shia niya, at ang niya na tinutukoy dito ay Shia ni Noah, ni Nuh alayhi salam, ay si Ibrahim. Kaya ngayon, sa paanong paraan ba natin uunawain ang ayah na ito? Kasi sabi ng mga Shia, yan, nabanggit sa Quran. Tama kami. Kayong mga Sunni, mayroon bang binanggit sa ayah, sa Quran, ng sunnah, ang ahlo sunnah papasok sa paraiso? Ganun yung ibabanat nila sa iyo. Ngayon, ang sabi dito sa tafsir ay ang kahulugan ng ayah na ito, wa inna min shi'ati Nuh alayhi salam, na tunay na kabilang sa mga kapanalig ni Nuh alayhi salam, wa man huwa ala tariqihi fin nubuwa war risala. Na ibig sabihin ng pagiging Shia ni Abraham, o kaya ang ibig sabihin na si Abraham ay kabilang sa Shia ni Noah ay sa pagiging magkatulad nila sa landas ng pagiging propeta at pagiging sugo. Ayon sa tafsir, wa da'watul khalq ila Allah, at ang pag-aanyaya ng nilikha tungo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ijabatid du'at at du'a, at ang sa pagkakatugon nga sa kanilang mga du'a. At ganun nga, sa ayah na ito, makikita natin na hindi ito sa anumang bagay tumutukoy sa Shia na meron sila. Hindi ito tumutukoy sa kanila sa kahit na anong paraan. Kundi itong mga tao na ito ay naghahanap lang ng butas na ikakatwiran nila. Isa sa mga magagandang statements na nabanggit ko mula kay Sheikh Fadl Ilahi al-Jawizawi, isa siyang Afghani na scholar. Binaanggit siya sa isang libro. Itong sheikh na ito, pinatay ng mga Shia. Sa sobrang sigasig niya sa pagdadaawa laban sa mga Shia, pinatay siya ng mga Shia. Afghani siya. Sinabi niya, ang mga ligaw na sekta ay naniniwala muna bago sila humanap ng dalil. Meron muna silang mga paniniwala bago sila humanap ng dalil. Ibig sabihin, bago pa sila manap ng dalil, sarado na yung utak nila. Luto na yung utak nila sa kung anong pinaniniwalaan nila
maliman, baluktot man, o kung ano pa man. Galing man yan sa mga superstitions, galing man yan sa mga kinagisnan nila, galing man yan sa mga sabi-sabi, wala silang pakialam. Tatanggapin nila yun. At saka na lang sila hanap ng dalil. At bakit lang sila hanap ng dalil? Hanap lang sila ng dalil kapag itinatama na sila. Kapag mga ngatwiran na sila, natama yung katwiran nila na baluktot. So ganun yung mga taong ligaw. Whereas tayo, na nasa Ahlusunna wal Jamaah, tayo ay titingin muna sa dalil bago tayo mga tuwiran. Titingin muna tayo sa dalil bago tayo maniwala. Ito yung malaking pinagkaiba natin sa kanila. Kaya itong mga taong ito, tinatawag din sila na Ahlul Ahwa, mga tao na sumusunod sa kapritsyo, dahil nga, ang mga paniniwala nila ay hindi nakabatay sa dalil. Mga nakabatay lamang sa mga kung ano yung gusto lang nila na paniwalaan. So ganito yung mga ahlud dalal, ang mga ligaw, at hindi na iiba dito ang Shia. Bagkos sa mga Shia, sinasabi pa nga ng mga scholars, sila ang pinakasinungaling sa mga ligaw na sekta. At sila ang pinakamapanganib sa kanila. Dahil itong Shia, meron silang sariling bansa, ang Iran, meron silang army, armed forces, meron silang pera, napakamapanganib nila. At ang Shia, napakamapanganib dahil sa, ang lahat na lang ng tawag ng mga scholars sa Shia, basurahan ng akida. Lahat ng mga maling katuruan ng iba't ibang mga sekta, mga maling katuruan ng Sufi, mga maling katuruan ng mga iba't iba pang mga ligaw na sekta, lahat na ipon sa Shia. Pagsira sa mga katangian ni Allah at yung kung ano-ano pa, lahat na ipon doon sa Shia. At ang mga Shia, isa pang mapanganib sa kanila, sila ay nakikihalubilo sa atin. Lalo-lalo na sa kanilang takiya o banal na pagsisinungaling. So dito sa Shia, so tinawag nila ang kanilang mga sarili bilang mga Shia, dahil isinasangkot nila ang kanilang sarili, tinuturing nila ang kanilang mga sarili bilang kapanalig ni Ali radiyallahu anhu, na pinsan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na asawa ni Fatima, na anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha. Sinasabi nila, kapanalig sila ni Ali dahil naniniwala sila na si Ali dapat ang unang khalifa. At dahil dito, mapupunta na, uusbong na naman yung isa pa nilang doktrina. Uusbong na naman yung isa pa nilang doktrina. At ito yung doktrina ng imama. Na si Allah daw ay nagtalaga ng imama na magsisimula kay Ali at doon sa kanyang mga kaapu-apuhan. At ang imama na ito ay isa sa mga doktrina ng Shia na mayroong shirk. Dahil ang mga imam, isinasangkot nila sa mga imam ang mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang imam daw, nalalaman niya lahat. Nalalaman niya kailan sila mamatay. Ang mga imam hindi nagkakasala. Lahat ng ito ay isinasangkot nila sa kanilang mga imam. So mga imam nila, higit pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Higit pa sa mga anghel. At minsan, higit pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pag-usbong ng isa na naman nilang doktrina. Yung tinatawag na albada. Ang albada, lumilitaw ito kasi kapag nangatwira ng Ahlus Sunnah, sige, kung si Ali pala dapat ang unang khalifa, eh bakit na nahimik ang mga sahaba? Bakit hindi sila nagreklamo? Bakit pinabayaan nila si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ang naging khalifa? Bakit na nahimik sila? Sige, kung inapi nga ng mga sahaba ang Ahlul Bayt ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinatay ni Omar bin al-Khattab si Fatima radiyallahu anha, bakit na nahimik ang mga sahaba? Ang katwiran ng mga Shia, hindi kumilos ang mga Shia dahil nagmurtad sila, hindi kumilos ang mga sahaba dahil nagmurtad ang mga sahaba matapos na matay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban na lang sa ilang piraso sa mga sahaba. Lahat sila nagmurtad, lalong-lalo na si Abu Bakr at Omar na nang agaw ng kapangyarihan kay Ali radiyallahu anhu. Ngayon magtatanong tayo, Ahlus Sunnah. Tatanungin natin ang Shia. Paano mangyayari na ang mga sahaba ay magkakanulo sa pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At paano mangyayari na magmumurtad sila?
Samantalang ang mga sahaba ang pinakamainam na mga tao na hinirang ni Allah para makasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para pagtagumpayin ang relihiyon na ito. Sinabi pa nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairul quruni karmi, ang pinakamainam na henerasyon ay ang henerasyon ko, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Ang pinakamainam na henerasyon ay ang henerasyon ko at matapos yun ay yung sumunod sa kanila at ang sumunod sa kanila. At pinuro ni Allah ang mga sahaba sa Quran, sa maraming mga pagkakataon. Ngayon, sasagot sa'yo ng Shia, eto na yung doktrina ng Al-Bada. Sasabihin sa'yo ng Shia na nagpapatunay ng kufur nila, ng shirk nila. Sabihin nila sa'yo, noong panahon na nabubuhay pa ang mga sahaba, hindi alam ni Allah na magtataksil sila. So, hindi alam ni Allah na magtataksil sila. Nalaman lang ni Allah na magtataksil pala ang mga sahaba nung nagtaksil na sila pagkamatay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung doktrina nila ng Al-Bada. Merong bagay na nalingid kay Allah at pagkatapos bigla niyang nalaman. Meron kang kaibigan na ang ganda ng relasyon niyo, hindi mo alam na tatraydorin ka pala niya. So ganun yung sinasangkot nila kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinasangkot nila kay Allah yung kamangmangan doon sa Al-Bada. Samantalang napakalinaw sa Quran, ya'lam mo mabayna aydihim wa makhalfahum sa ayatul kursi. Si Allah ay nakakaalam sa anumang nasa harapan ng kanyang nilikha at kung ano man nasa likod ng kanyang nilikha. Ibig sabihin, alam niya kung ano ang nililingid na ating mga puso, alam niya kung anong nangyari noon, nangyari ngayon at pangyayari sa inaharap. So itong doktrina nito ng Al-Bada, wala itong nilalaman kundi ang kufur. Wala itong nilalaman kundi shirk. Kaya itong mga Shia na ito, kung titingnan ninyo, dito pala sa dalawang doktrina na ito, ng Imama at doktrina ng Al-Bada, shirk at kufur na ang Shia. Kaya huwag na huwag magkakamali ang sino man sa mga nangangaral ng Islam na katulad na sinasabi ni Robin Padilla, tinatanong siya, ano ba siya? Sunni ba siya o ano? O Shia? Sinabi niya lang Muslim. So, na para bang hindi na mahalaga kung Sunni ka ba o Shia. Mahalaga na malaman mo kung Sunni ka ba o Shia dahil yung pinagkaiba ng Sunni at ng Shia ay ang kufur at shirk at ang pagiging tama nga. So, merong mga tao na tumutuligsa na sinasabi nila na mali daw na tawagin natin ang ating mga sarili bilang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dahil daw gumagawa daw tayo ng sarili nating sekta. Na yung Islam, hinahati daw natin sa mga sekta. So mali ang pag-aakala niya na ito. Dahil kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbigay siya ng mga special description sa mga tao na susunod sa kanyang sunnah. Halimbawa na lang dito, yung pag-describe niya doon sa mga tao na mahigpit na kumakapit sa kanyang sunna bilang ta'ifatul mansura, ang mga tinulungan o sinuportahan na grupo ng mga mananampalataya. At sa maraming mga pagkakataon, tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa hadith ng 73 na sekta na isa lang ang maliligtas doon. At ang maliligtas doon na kung sino man ang nasa kung ano man ang sinusundan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba. Ano ba iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin? Ang kanyang sunnah. At ano ang sinunod ng mga sahaba? Ang kanyang sunnah. Alaykum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin min ba'di. Na obligado sa inyo, tinatalaga ko sa inyo na sundin ang aking sunnah at ang sunnah ng mga khulafa'ir rashidin na matapos ako. Matapos sa akin. At marami pang mga doktrina ang Shia na karumal-dumal. Pero itong dalawa na ito, sa konsepto pa lang ng Imama at ng Al-Bada, kufur at shirk na ang mensahe ng Shia. Kaya nga ang mga scholars, mas tinatawag nila ang mga Shia bilang Rafida. Ang Rafida, ibig sabihin nito yung mga tumanggi, mga nagtakwil. Dahil itinakwil nila ang mga sahaba at itinakwil nila ang marami sa mga katuruan ng Islam. Dahil sa kapritsyo nila. Marami pa sila mga maling katuruan. Ang muta'ah, yung temporary marriage, yung takiyah, yung banal na pagsisinungaling. Pero lahat ng ito ay napakaliit kung iahambing sa kufur at shirk na ginagawa nila sa
ano nito sa doktrina nila. Dahil ang mga Shia, hindi sila nagiging kafir dahil sa muta'ah, hindi sila nagiging kafir dahil sa takiyah. Ang pinakadahilan talaga kung bakit sila nagiging kafir ay doon sa shirk na ginagawa nila, na mula nga doon sa doktrina nila ng Al-Bada at yung doktrina nila ng Imama. At sa ngayon nga sa panahon na ito, sa paglakas ng da'wa ng Shia, huwag tayong magugulantang. Huwag tayong papatakot sa kanila. Kung halimbawa meron silang argumento na hindi natin kayang sagutin, huwag natin sasagutin. Okay? Kaysa naman, mas okay na makapagbitaw tayo na sabihin natin na hindi natin alam kaysa makapagbitaw tayo ng maling argumento. At ang mga Shia, alalahanin ninyo, mapanlinlang sila sa lahat ng panahon. Maaring kakaibiganin nila kayo, maari na ipapakita nila sa inyo yung mga, magtatanim sila sa inyo ng mga pagdududa sa inyong mga puso. Ganun sila. Kung may kita ninyo yung mga libro na iniimprenta nila dito sa Pilipinas, tapos pinamimigay nila. Merong The Prophet and His Ahlul Bayt, kulay green na booklet. Nabasa ko yon. Unang titirahin nun ay yung emosyon mo. Na parang pinapalabas ng libro na ito, na pinapalabas ng mga Shia, parang yung pakiramdam mo nung nabasa mo yung mga libro ng da'wa sa Islam, na naglihim pala ang mga pare, naglihim pala ang mga pastor. Hindi nila sinabi na ang buong katotohanan tungkol sa pagiging Diyos ni Jesus. So sa ganitong paraan, parang papapasukin nila sa puso mo yung pagdududa na pinatay ng mga sahaba, ang Ahlul Bayt, inapi. At ang Ahlul Bayt, ito yung pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito lagi ang katwiran ng Shia. So either dadaanin kanya sa emosyon, tatanim siya sa iyon ng mga pagdududa, at sisirain niya ang mga konsepto mo ng akida. Kaya nga mahalaga para sa Muslim na nauunawaan niya ng mabuti ang kanyang pinaniniwalaan. Hindi yung puro Bible lang ang binabasa niyo. Kaya itong ano na ito, pagle-lecture ko na ito ng tungkol sa Shia, inshallah, hindi ito yung una at huling beses na magle-lecture ako sa inyo ng Shia. Kasi naisip ko magdagdag ng isa pang subject. So yung 1.5 hour natin hanggang Maghrib, na dalawang subject dati, da'wa methodology, tsaka yung comparative, gawin nating tatlo. So mag-focus tayo, inshallah, doon sa mga ligaw na sekta. At dahil ngayon, hindi lang naman Shia yung kumakalat ngayon. Meron ng Naqshbandi, meron ng Asha'ira, at kung ano-ano pang mga sekta. Tatalakayin natin ito, inshallah, na upang higit na maging ano tayo, mga competent na da'iya, dahil tunay na nabubuhay tayo sa panahon na maraming mga pagsubok, maraming mga pagkaligaw, at nararapat lamang sa atin na maging matatag sa relihiyon nating ito. At ang unang paraan ng pagpapatatag natin, syempre, ay ang pagdadagdag natin ng kaalaman sa mga bagay na ito, inshallah. At hanggang dito na lang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.